Good morning po mga kalingap. Magandang umaga sa atin pong lahat. Kumusta na po ang bawat isa po sa atin? Good morning po sa bawat isa. Magandang umaga po kina Kuya Bal, kina Ate Edna, Kalingapra, magandang umaga po. Kayo muna ay bumati. Yan, welcome po ang lahat na mag-shout out, magpaabot ng pagbati. And good morning po. Ay, kay Ate Amor Pascual, good morning po sa inyo, kina Kuya Marios Vlog. Isang magandang mapagpalang umaga po. Yan, kay Big Ali Official. Magandang umaga po. Good morning din po sa inyo. Yan, welcome po kayo. Welcome po sa live natin ngayong pong umaga. Yan, good morning. Harang pa. Yan, salamat po sa paharang. Salamat po sa... So, hindi niyo po pag-i-skip po ng ads. Marami pong salamat. Yan, good morning po. Good day and J. Moreno Vlogs. Mapagpalang araw sa lahat. Sabi ni Ate Amor. Gboy TV. Ay, Gboy TV. YT pala. Good morning. Joya J. Nakagising ng maaga. Yan, salamat sa inyo pong ano. Sa inyo pong pag-support. Yan. Welcome po sa live natin ngayon pong umaga dito po sa landing pad po ng Gumaca. Yan, sa Gumaca, Quezon. Yan. Kumusta na po ang bawat isa po sa atin? Yan, kay J-Boy YT. Good morning din sa iyo. Good morning po, Ambassador General Blanc. Mapagpalang umaga, sabi ni Kalingap Lydia. Pa-shoutout Kuya Jay sa Cebu. Ang shoutout dyan sa Cebu kay G-Boy YT. At sa mga kasama mo dyan, magandang umaga dyan sa inyo sa Cebu. Yan, maayong buntag sa mga taga Cebu. Yan, mga Cebuano at Cebuana. Good morning po, Ma'am Irene DB. Hello, good morning po dyan sa inyong lahat. Good morning din po, Ma'am Irene. Sis Big Ali Official, good morning. Ma'am Marie Tapia Vlogs, good morning. Mega love shoutout po kay Shirley Morello Vlogs. Yan, salamat po Ate Amor Pascual. Yan, magandang umaga sa atin po lahat. Good morning po Ma'am Sally Naigan. Good morning Ambassador Jane Kalingap Lydia, Sis Mara Mara. Magandang umaga po sa atin po lahat. Yan, yan natin yung ating butones. Hindi, pangit pala. Ayan, magandang umaga, Ma'am Meliko. Good morning po sa inyo. Ayan, magandang umaga po. Kumusta na po tayo? Kumusta na po ang bawat isa po sa atin? Ngayon po ay araw ng Martes, April 16, sa taong ito ng 2024. April 16, nangangalahati na po ang buwan ng Abril. At napakabilis ng araw, ano, napakabilis ng oras, napakabilis po ng panahon. Ganun pa man, mabilis man ang oras, mabilis man ang araw, mabilis man ang panahon, ang mahalaga, tuloy-tuloy sa pagsuporta, pagtulong ang bawat isa sa programa ng Team Kalingap sa pangunguna ng nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang. Mapagpalang umaga, Pastor James Shirley Morello, Kuya Bal, Ate Edna, Kalingap Rob, at slot nandito, bigil lang pastor, luto mi ng baunin. Yan, salamat po, Ma'am Marie Tapia Vlogs. Sis Marie Tapia, mega love shoutout sa inyo dyan, sabi ni Ma'am Irene. And mega love shoutout si Sally Naigan from Big Ali Official. And mega love shoutout, Kalingap Lydia from Ma'am Irene DB. Yan, G-Boy YT, good morning, sabi ni Kalingap Lydia. And mega love shoutout. At siyempre ngayon pong umaga, amin pong ipinapaabot ang aming pagbati. Yan kay Kuya Bal, kay Ate Edna, Kalingap Rob.
ng isang mapagpalang umaga. Kaya mapagpalang umaga po dyan sa Dait. At sa mga kasama po natin dyan sa Lighthouse na naandyan ngayon, yan kina Mr. J. Magandang umaga kina Kalingap Marky, Kalingap Topper, magandang umaga sa inyo po dyan. Kay Kalingap Ga, magandang umaga. Kina Sir Larry, good morning po sa inyo. Kina Ate Piniel, magandang umaga. And syempre, congrats po kay Ate Vanessa, ano ho, sa house blessing kahapon ng bahay Vanessa. At yung primer po agabi ni Kuya Bal. Yan. Congrats sa programa ng Team Kalingap. Imagine mga Kalingap, 220 housing projects na po meron ang Team Kalingap. Ibig sabihin, 220 pamilya na ang naroon, pinagkalooban ng maayos na masisilungan. Ano ho, kaya dapat palakpakan natin yan, yung pinapalakpakan yan, na imagine 220 pamilya ang nagkaroon ng maganda at maayos na nasisilungan. Kaya good morning po muli, yan, Ma'am MVHR, good morning po, Daniel Berry Sports Highlight, magandang umaga po. Yan, sabi ni Ma'am MVHR, good morning Pastor Jay and everyone. Pinapanood ko din sa TV ang ribbon cutting ng bahay ni Vanessa. Nakakaiyak ang mensahe ni Vanessa, Piniel at Mary Joy. Congrats Kuya Bal and Team Kalingap. Yan sabi ni Ma'am MDHR. Totoo po, dagang kagabi ano, na yung pagsasalita ni Vanessa. Ramdam natin na galing sa kanyang puso yung kanyang sinasabi. Doon sa kanyang pagpapasalamat. Una, syempre kay Lord. Pangalawa, sa Team Kalingap. Talagang ramdam natin yung bawat salita, bawat namumutawi sa labi at bibig ni Vanessa, yung kanyang sinasabi. Talaga naman na ramdam natin na nagpapasalamat si Vanessa kay Lord at sa Team Kalingap na sa naganap at nangyari sa kanyang buhay. Ano ho? Kaya congrats uli kay Ate Vanessa sa kanyang mga kapatid sa bagong bahay nilang magkakapatid. Yan, Ma'am Rosalinda Vallejo, good morning po sa inyo. Ma'am Rodora Liguro, John Michael Villesa, good morning. Yan, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Yan, Kalingap Media, mega love shoutout, good morning, sabi ni Ma'am MVHR. Magandang umaga po sa atin pong lahat yan. Sa 11 live viewers natin, magandang umaga. Ayan, naging 8. Yan, welcome po kayo sa live natin ngayon pong umaga dito po sa Gumaka Landing Pad. At yan mga Kalingap, ano, yan, sa ating pagpapatuloy, yung binabati natin ng magandang umaga. Yung mga kasama natin dyan sa Dunsol Sorsogon, kina Ambassador Kalingap Jose, and Kalingap Tatay Papsi, good morning po sa inyo dyan sa Sorsogon. Yan, sabi ni Ma'am Meliko, napaiyak ako kahapon kay Vanessa. Ano? Kasi yung sinasabi nga po ni Vanessa, yung namutawi sa kanyang labi ay galing po sa kanyang puso. Ano? Na galing magsalita ni Vanessa, na talagang si Vanessa matured na yung kanyang isipan, yung kanyang pagkatao. Dahil ano, kumbaga ay pinatatag ng sitwasyon na kanyang naranasan at pinagdaanan po sa buhay. Yan, totoo po yung sinabi ni Vanessa na mahirap po talaga ang wala pong magulang. Totoo po yan. Na parang si Vanessa ang tumayong magulang ng kanyang mga kapatid. Ganun pa man, salamat si Vanessa ay naging matatag, pinatatag siya ni Lord. At ayun, dahil sa kanyang katatagan, pinagkaluban siya ng Panginoon ng pagpapala. Diba sabi niya, yung bahay ay isa sa kanyang panalangin. Panalangin na nagkaroon ng kaganapan, nagkaroon ng katugunan. Yan,
Kuya and Ate Mick Agnes Vlog, mapagpalang umaga po sa inyo diyan sa Davao. At yun po, muli magandang umaga sa mga naandyan po sa Davao, kina Kuya and Ate Mick Agnes Vlog, kina Ambassadora Ria Olarte, magandang umaga po sa inyo. Ma'am Leonora Sabala, magandang umaga. Yang kakaiyak ang message ni Vanessa, tagus sa puso. Yan sabi ni Ma'am Rosalinda Vallejo. Yan. Leonora Sabala, good morning. And Ma'am and Sir Mick Agnes, good morning again. May galap shoutout, sabi ni John Michael Official. Aida Cortinas Official, Bunso, good morning sa iyo. May galap shoutout, ingat ka, sabi ni Ma'am Aida Cortinas. Yan. Good morning, host, at sa lahat, sabi ni Ma'am Leonora Sabala. Yan. John Michael Villasa, good morning. Mick Agnes Vlog, good morning. Yan. Good morning muli kay ano, Amba J. Morello, pabati ang isang anak ko sa kanya. Yan, 27th birthday, Christian Paul Cabegas. Ay, yan, nagdiriwang pala ng kaarawan ang unico iho ni Kalingap Lidia na 27th birthday. Si Christian Paul. Yan, si Christian Paul, ano? At, siyempre, kapag may birthday yan, may pakain si Kalingap Lidia. Hindi mawawala yan, ano, Kalingap Lidia. Aida Cortinas Official, good morning po sa atin po lahat. Ito, good morning po kay Ambassador Kalinga Puse ng Dunsol, Sorsogon. Yung magandang umaga at papagpalang umaga po, Ambassador Kalinga Puse and PICM, good morning po sa inyo. Ano? At dito po mga Kalinga, syempre, binabati rin natin ng magandang umaga ang ating mga kasama dito sa Gumakalanding Pad, Kalinga Pliga. Good morning, Mara Mara 77 Vlogs. Good morning and Billions Mix Vlog. Good morning sa tanan at syempre sa aking pamilya, sa aking bahay, Shirley Morello. Magandang magandang umaga sa ating pong lahat. At salamat sa Lord sa umagang ito, sa biyaya ng buhay at kalakasan na ating pong natatanggap at pinagkakaloob sa atin ng poong may kapal. Yan, salamat ano, sapagkat tayong lahat ay meron pong hininga. Tayo pong lahat ay mayroon pang buhay. Yan ay biyaya sa atin po ng Lord na dapat nating pasalamatan si Lord sa bawat araw ng ating pong buhay. May lakas tayo, may hininga tayo, at hindi tayo pinagkukulang sa ating pang-araw-araw na pangailangan. Tayo ay nakakain 3 beses at hindi lang 3 beses. O ano ho? Na talaga namang ang pagpapala ni Lord ay nag-uumapaw sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yan, magandang umaga po muli kay Ambassador Kalinga Puse ng Dunsol, Sorsogon. At syempre, kinakakuya Joey the Great, si Ambassador Kuya Joey the Great ng Samar. Magandang magandang umaga po sa inyo dyan sa Samar. Maayong buntag. Yan, sa mga tagasar, mga kasama ni Kuya Joey the Great. At ngayon mga Kalingap, update po muna tayo dito po sa Gumakalanding Pad. Yan, kahapon po kami po ay nagpunta ng Lopez Quezon, sa isang barangay po sa Lopez Quezon. At makikita niyo po yung thumbnail po natin ngayon pong umaga. Yung thumbnail po natin ay sila po ay mga barangay official ng isang barangay sa Lopez Quezon. At maganda po yung pangalan ng barangay po nila. Barangay Matinik. Ayan, Barangay Matinik, Lopez Quezon. Yan, mapagpalang umaga rin po sa inyo, Ma'am Sabel Gilapardo. Magandang umaga pa, Ambassador J. Morello. Ayan. Kami po ay galing dyan sa Barangay Matinik. Ang kasunod na po niya ay yung Barangay Hondagwa, Lopez Quezon. At syempre, na kapag tayo po ay pumupunta, nag-i-scout, pumupunta sa mga barangay, tayo po ay dumediretso muna sa barangay official o sa barangay hall. At tayo po ay nagsasabi sa mga barangay official na atin pong pinupuntahang barangay. Nang sa ganun po ay alam nila na tayo po ay naandun. At salamat ano mga Kalingap, kahapon po pagpunta namin doon. Kami po ay nakarating na rin siguro ay mga alauna na. Ano? Mga alauna na po ng hapon, nakarating po doon sa barangay na aming pinuntahan. Kasi kahapon, nagpapasalamat din po kami mga Kalingap na talaga naman andyan
andun yung pag-iingat ni Lord sa atin ano ho. Yung kahapon po, pag-alis namin dito sa landing pad, sakay kami ng service namin tricycle. Pagdating namin diyan sa ano, pagkalampas namin ng boundary ng bayan ng Bumaka, si Namara-Mara pala ay may naririnig ng ano, kakaiba doon sa side wheel. Ay hindi ko naririnig. Na may naririnig daw sila na parang iba. Parang makakalas na daw yung ano, parang may makakalas, parang malalaglag. Ang ginawa ko, bago dumating ng bayan ng Lopez, tiningnan ko yung gulong ng side wheel ng tricycle. Ay, good morning po, Ma'am Christy Permisilio. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ano po? Yan, magandang umaga po sa 21 live viewers po natin. Yan, tayo po ay nakahiga yung live natin ngayong pong umaga. Yan, Leonora Sabala, Ma'am, good morning po sa inyo. At nung tumigil po kami, chinek ko yung gulong ng tricycle, yung side wheel. Sabi ko, okay naman ha. Wala naman. Tapos tinignan ko, chinek ko lahat. Tapos nung tinignan ko yung likod ng upuan, may natanggal na welding. May natanggal na sa pagkaka-welding. Sa akala ko, kami. At nawala naman yung tunog. Nung palabas naman kami ng bayan ng Lopez, ando na po kami sa papunta na po doon sa barangay namin pupuntahan. Nag-ingay na yung side wheel ng tricycle. Sabi ko, nako, biring ito. Na yung ating mga kasama ay nangamba. Ayan. Andito bunso isa kung sipi kay Sisi Koy sa akin. Marami siyang nadinig kagabi sa ibang live about sa kanya sa akin bunso. Ayan. Magandang umaga po, Aisha 9 Single Mom Vlog. Magandang umaga po sa inyo. At yun nga po, habang kami umaandar ay parang may nagpupukpuk doon sa ano, parang may nagpupukpuk side wheel. At alam ko na biring na yung ano, biring na yung sira doon. Dahil po napaaganda po ng daan ngayon po dito. Na wala kang pagpipili ang daan. Kaya yung pag ikaw ay nasa loob ng tricycle, para kang ano, kinalog na kalungpit na liputi. At yun nga po, ang pinagpapasalamat namin kay Lord kahapon ay imagine, durog na yung isang biring, tapos yung isa ay ano, baak na. Ang pinagpapasalamat ko doon, hindi siya nag-crash, hindi siya lubusang bumagsak, na andun pa rin siya, bagamat pa pagiwang-iwang yung side wheel ay naghanap kami ng shop na pwedeng magpalit ng ano ng bearing. At salamat yun, nakapagpalit po kami mga kalingap. At nakarating kami doon sa barangay na aming pupuntahan. Sobrang init po ng panahon ngayon mga kalingap. Ano, kahit na kunting kilos mo lang, kunting lakad mo lang, nakakapagod yung ano, yung init ng panahon. Pero sabi nga, hindi hadlang yan ang init ng panahon para hindi tayo mag-scout, para hindi tayo humanap ng mga kababayan natin na matutulungan sa abot ng makakaya ng bawat isa po sa atin. Kaya kami po yung nagpapasalamat. Siyempre, andyan po kayo na patuloy na sumusuporta sa programa ng Team Kalingap sa panguna po ni Kuya Bal Santos Matubang. Yan, Irene Lati Año Nuevo. Magandang umaga po sa inyo. Yan, magandang umaga, Cabin Doors Vlog. Good morning po sa inyo. Yan, magandang umaga po sa 29 live viewers po natin ngayon pong umaga. At yun nga po, nakarating po kami ng Barangay Matinik. Yan pong ating pong thumbnail. Nung pumasok po ako doon, nakita ko may mga tao at wala namang ibang nag-i-stay sa mga barangay hall, kundi ang mga barangay official. At kahapon nga po yun, tayo ay nakipag-usap doon sa barangay official, nagpakilala tayo kung sino tayo, kung sino kami na naandun sa ilang barangay. At yun po, mga kalingap, ang gaan ng pagkatanggap nila. Kasi may mga barangay po na minsan parang ramdam mo yung bigat. Pero kahapon po, ang gaan. Bakit magaan yung pakikipag-usap namin doon sa mga barangay official? Kasi po, kilala nila ang Team Kalingap. Yun yung kagandahan.
ang sabi ng mga barangay official na andun, ay oo, lagi akong nanonood ng ano, ng Team Kalingap, pinapanood namin si Kuya Bal at si Kalingap Rab at yung iba sa Team Kalingap. Sabi namin, isama na po ninyo kami sa inyo pong papanoorin. Ayan, yung mga barangay official po doon, barangay kagawad, mga BHW, mga yung secretary, tapos yung naan doon sa ano, doon sa center, maging yung ano, yung tapos yung nagpapaanak? Yung midwife. Midwife, yan, nagpapaanak. Yung midwife na Osmi Kalingap Lydia, nanonood din sila sa Team Kalingap, na karamihan ng naan doon na aming nakasalamu kahapon sa Barangay Matinik, karamihan ng naan doon ay alam at kilala ang Team Kalingap, alam ang programa ng Team Kalingap, kilala si Kuya Bal, kilala si Kalingap Rab, at ang ilang mga charity vlogger. At kahapon, nakilala rin kami bilang isa sa Team Kalingap. Kaya, salamat ano, na ang Team Kalingap po talaga, pagdating sa pagtulong, ay kilalang kilala. Muli, good morning po, Kalingap Lydia, Irene Latte, Anuevo, good morning, sabi ni Kalingap Lydia, John Michael Villasa, good morning po muli. Neri Jonko Lyson, good morning, Kalingap Jose, mega, mega love, shout out. Ma'am Neri Jonko Lyson, good morning, kumusta na po kayo? Yan, Ma'am Mildred Matundan, good morning po sa inyo, salamat po. Hello, Kalingap Lydia, mega, mega love, shout out, sabi ni Neri Jonko Lyson. Ma'am Shirley Moreno, mapagpalang umaga, mega, mega love, shout out, sabi ni John Michael Villasa. Yan, magandang umaga sa inyo pong lahat, ano, mga Kalingap, sa lahat po na nandito. At yun nga ho, kahapon, doon pagpunta namin sa Barangay Matinik ay tayo po ay nakapag-interview. Bawat isa sa amin, Kalingap Lydia, Maramara, nakapag-interview po tayo, nakapag-vlog po tayo. Siyempre, humingi rin tayo ng, ano, ng mga kilala nila, mga kabarangay nila, na sa tingin nila ay sabi nga ay nasa banig ng kahirapan, yung walang-wala talaga sa buhay. Ano ho? At kahapon nga po, may binigay silang pangalan at pinuntahan din namin at tinignan din po namin ang sitwasyon at kalagayan po ng kanila pong mga buhay. At yun, kahapon, naka-uwi na po kami kahapon. Umalis na kami rin ay mga 5:30 na po. 5:30 na siguro, no? 5 p.m. po kami nakalis po doon sa Barangay Matinik. At kumbaga, pag-uwi namin, yan, yung amin namang pagbabiyahe, yan, kumbaga ay hindi naman tayo, yung tamang takbo lang, yung chill-chill lang ano, sa pag-uwi at pa-uwi na naman. Kaya maraming salamat po mga Kalingap, ano po. Mega love shoutout, Amba Jose and Tatay Papsi, hello, good morning, sabi ni Ma'am Mildred Matundan. Ayan mga Kalingap, maraming pong salamat, ano po. At syempre, good morning po kaya kina Ate Doldo Mundon, kina Tita Inday PB, magandang umaga sa inyo, kina Ma'am Irene DB, kina Yay, at kina Ma'am MBXR, magandang umaga po sa inyo. Ano po, na kung saan, salamat po sa inyo pong pagsuporta, yan, salamat po sa bawat isa sa inyo po na dito sa live natin ngayong umaga, sa hindi niyo po pag-i-skip ng ads, maraming pong salamat. Ano po, malaking tulong po yan para po sa revenue po natin, ano ho. Yan, maraming salamat po sa mga kahit medyo mahaba yung ads ay talagang tinatapos, hindi nag-i-skip. At syempre, suportahan din po natin ang mga programa po, ang mga live update, mga upload videos ni Kuya Bal. Then, like and share din po natin mga Kalingap, ano ho. Ay, good morning po kay Ma'am Marilyn Chang Vlog. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, ma'am. Yan po sa ibang bansa, na yung ano, na parang may plug ng Amerikano, yan. Good morning po muli, Ma'am Marilyn Chang. Good morning po sa bawat isa po sa atin. At yan po mga Kalingap, yung update natin dito po sa Gumakalanding Pad, na kami po ay tuloy-tuloy sa pag-scout, tuloy-tuloy sa paghahanap ng mga kababayan natin dito na pwede nating matulungan, pwede nating ilapit kay Kuya Bal. At syempre, ano mga Kalingap, yan naman talaga yung pinakang sentro ng programa ng Team Kalingap, ang paglingap at pagtulong sa kapwa natin mamamayan dito sa Quezon.
Yan, Ate Marilyn Chang Vlog, good morning po. Isang mapagpalang umaga po. Mega, mega love shout out. Sabi ni Kalinga Puse. Yan, good morning Pastor at sa lahat. Yan, muwag balang umaga. Mapagpalang umaga, sabi ni Marilyn Chang. Yan, magandang umaga po sa atin pong lahat mga kalingap. At yun mga kalingap, dahil nga po sobrang init ng panahon. Ano, sobrang init ng panahon. Kahit mainit ang panahon, grabe naman po na nag-iinit pa rin sa puso ng mga nasa Team Kalingap ang pagtulong, ang pagdamay sa kapwa nating Pilipino sa bansang Pilipinas. Kaya muli, magandang umaga sa mga nasa Luzon, mga nasa Bisaya, mga nasa Mindanao, magandang umaga po sa atin pong lahat. At sa mga sulok ng Pilipinas, tayo naroon sa mga oras at sandaling ito. Tayo pong mga nasa ibang bansa. Yan, tayong mga nasa ibang bansa. Magandang umaga po sa atin pong lahat. John Jumay Vlog, magandang umaga po sa inyo. At kwentuhan lang po tayo. Yan, dito po kasi sa title po natin ngayong umaga, may nakalagay po dyan na mahirap ba ang sumunod? Tapos yung Gumaka landing pad update. Ano? At syempre, nag-update muna po tayo sa mga kaganapan ginagawa natin dito sa Gumaka landing pad. At kahapon, yan, kami ay masayang naglakbay pabalik po ng landing pad. At salamat ano talaga. At syempre, nagpapasalamat din po kami, ang kabuuhan ng Team Kalingap. Nagpapasalamat po kami in behalf of Kuya Bal Santos Matubang sa mga pledges, yan, sa mga pledgers, sa mga sponsors, sa bawat sa landing pad. Yan, salamat po ng marami sa mga sumusuporta sa programa ng Team Kalinga. Ika nga, ang isa sa programa ng Team Kalinga po ang pagtulong sa kapwa, ang pagbibigay bahay, nagbibigay ng bahay, yan, nagpapabahay, nagbibigay ng ayuda, scholarship. Doon naman yan sa mga tao na kung saan talaga ay kailangan talaga nilang tulungan. At ang isa nga po sa programa natin sa Team Kalingap ay ang landing pad. Sabi nga ni Kuya Bal, anumang programa meron sa Team Kalingap ay programa natin lahat. At ang tagumpay ng Team Kalingap ay tagumpay natin pong lahat. Sa lahat po ng mga nais, ito po ay hindi sa palitan. Ito po ay, ano lang, kumbaga ay tawagin natin na voluntaryo. Ano ho? Doon po sa nais na maging kabahagi sa programa sa landing pad. Ay pwede po tayong ano, kumbaga ay kung gusto niyo pong mag-voluntaryo, mag-share, mag-pledge, mag-sponsor, welcome po yan. Any amount po na mula sa kibuturan ng ating puso. Kung gusto po natin magpaabot ng tulong suporta financially para sa landing pad, pwede po tayong mag-message kay Kuya Bal or Ate Edna nang sa ganun po ay maipaabot natin yung ating pagsuporta sa programa ng Team Kalinga. At alam naman po natin, meron po tayong landing pad dito po sa Gumaka, Quezon. May landing pad po tayo sa Dunsun, Sorsogon. At dyan po sa Davao, sa panguna po ni Ambassador Aria Olarte and Kuya and Ate Mick Agnes Vlog. At meron din po tayong landing pad sa Samar. Shout out kay Kuya Joey the Great. Ano? Apat na mga kalingap. Apat na landing pad na meron ang Team Kalingap. Gaano kahalaga ang landing pad? Mga kalingap, masasabi ko napakahalaga ng landing pad. Bakit po? Ang landing pad po, mga kalingap, sabi ni Kuya Bal, na kumbaga ito yung pinakang opisina at ginawa lang, ano, tinawag ng landing pad, tuluyan ng mga charity vloggers na kung saan ay kung gustong pumunta sa landing pad, maghanap ng malilingap, ay welcome na welcome po ang lahat. Kaya dito po sa landing pad Gumaka, ito po yung kauna-unahang landing pad, ano ho, na kung saan. Salamat po sa mga sa pagsuporta sa landing pad. Bakit po? Kung kayo, kung ang bawat isa po sa atin na sumusuporta sa programa ng Team Kalingap sa landing pad, hindi man po kayo nakakarating ng Gumaka, hindi pa man kayo nakakarating ng Dunsun, Sorsogon, o hindi pa man nakakarating po ng Davao at ng Samar, sa pamamagitan po ng ating pag-i-sponsor, sa pamamagitan po ng ating pong pag-pledge, para na po kayong nakarating sa mga landing pad. Ano ho? At sa bawat landing pad, imagine, sa bawat landing pad ng Team Kalingap,
yung inyo pong, yung ating pagsuporta, yung pledge, sponsor natin sa landing pad, malaking tulong po yan. Kayo po ay nagiging katuwang, kabahagi sa lahat ng programa, aktibidad na ginagawa po ng Team Kalingap. Kasi meron ang Team Kalingap. Kaya nga, one team, one family. Isang-isang grupo tayo, isang pamilya tayo, na ang hangarin po ay maglingap at tumulong sa kapwa. Bihira po ang grupo o samahan na ganito po ang adhikain po. Bihira po. Ay, shoutout muna tayo. Yan, good morning po kay Ate Dol Dumondon. Ate Dol Dumondon, mapagpalang umaga po sa inyo. Yan. Two type pa, mga marako ang budget. Kanina pa nakikinig, half eye open. Good morning, mega love shoutout. Ate Dol Dumondon, magandang umaga sa inyo po dyan sa Hong Kong. At sa mga nasa Hong Kong, magandang magandang umaga. Ayan, talaga naman si Ate Dol Dumondon na... hindi nakakatulog, ano. Yan, siguro sa pagod o ano pa man. Yan, Ate Dol, tulog muna kayo. Pahinga muna, ano. Yan, salamat po sa 30 live viewers po natin ngayon pong umaga sa live po natin. Kaya muli, ulitin ko lang po. Yan, salamat po sa mga nag-play, sa mga nag-sponsor sa landing pad. At kayo po ay kabahagi sa ginagawang programa ng Team Kalingap. At ayan, yung update po natin, mga kalingap, ano, dito sa Gumaka Landing Pad, syempre kami po ay tuloy-tuloy lang sa ating ginagawa na pag-scout, paghahanap ng matutulungan. Nelly Bungabong, mapagpalang umaga rin po sa inyo, ano. At eto, pag-usapan lang natin yung title natin, ano. Yan, sapagkat ating nakapag-update na po tayo, pag-usapan naman natin, mahirap ba ang sumunod? Yan ang tanong, mahirap ba ang sumunod? Mahirap ba ang sumunod? At yan ka, tayo po ay sabi nga ay may mga napapanood po tayo, mga magaganda na kung saan ay adhikain, magagandang komento ng bawat isa. Ano? At ilan sa mga bagay na kung saan po ay, eto pag-usapan lang natin, yung patungkol po sa pagsunod. Bakit kailangan natin sumunod? Dahil po doon sa mga tinatawag na mga rules and regulation, ano po, meron po sa Team Kalingap. Yan. Yung mga batas at patakaran sa Team Kalingap. Kung bakit may mga rules and regulation sa bawat samahan, bawat grupo, yan po ay sa ikaayos at ikauunlad ng isang samahan. Kaya dapat tayong ano, dapat tayong sumunod. At kahapon nga po, yan, napanood ko rin yung ano, yung upload videos ni Sir Berador. Ay, shoutout nga po pala sa Team Karipa, sa panguna po ni Sir Berador. Yan, magandang umaga po sa Team Karipa. At sa lahat, ano po, ng mga Karipa members, sa mga Kalingap Reactors, magandang umaga po sa inyo. Yan, kina Sir Maestro 21TV, magandang umaga po sa inyo. Ano po? At ang isa nga sa natalakay na ngayon, yung mainit-init na laging pinag-uusapan about BTS, ano ho. Ako po ay sang-ayon po doon na kung saan ay ipagbawal, talagang dapat namang ipagbawal ano yung BTS. Kasi alam natin ang nagiging resulta at kahihinatnan kung mananatili yung ano yung BTS. Yung behind the scene. Kasi kung makakabuti ang behind the scene, hindi po ipagbabawal yan. Ano, mga kalingap? Kung bakit pinagbabawal ang BTS, yan po ay para sa kapakanan ng bawat isa po sa atin, sa kabuuhan ng Team Kalingap. Diba? Na kung saan, napapainggan natin sa mga paliwanag ng bawat isa, sabi nga ni Sir Berador habang pinapanood ko kahapon yung kanyang upload videos, na siya ay sumasang-ayon na no to BTS. Dapat lang naman, ano, mga kalingap, yan doon sa mga kasamahan natin, charity vloggers ng Team Kalingap, na dapat tayong sumunod. Kasi kung hindi natin susundin
ang rules and regulation about sa BTS, tayo na mismo ang papatay sa programa ng Team Kalingap. Totoo po yun. Ang mga hindi sumusunod sa rules, ang hindi sumusunod sa mga regulations meron sa Team Kalingap, ito po, sad to say, tayo mismo ang pumapatay sa ating pong programa. Kung mahal talaga natin ang programa ng Team Kalingap, susuportahan natin ang mga rules, susundin natin. Susundin natin ang mga patakaran. Susundin natin yung mga batas. Hindi naman mahirap sumunod. Kasi po minsan kung bakit mahirap sumunod, mga kalingap, ano po? Ang nasa isip ng isang tao, yung kanyang sariling kapakanan. Sariling kapakanan, sariling kapakinabangan. Dapat tayong nasa Team Kalingap, dapat ang pag-iisip natin, ang pananaw natin, kagaya ng pananaw ni Kuya Bal. Ano ba yung pananaw ni Kuya Bal? Ang pananaw ni Kuya Bal bilang tagapanguna natin sa Team Kalingap ay magpatuloy na pumalaot ang paglingap na ginagawa natin sa Team Kalingap. Tama. Paano dadami ang views ng bawat isa, halimbawa ni Kuya Bal, ni Kalingap Rab, kung marami po ang nagbi-behind the scene, di ba? Na hindi na nila panoorin, imbis na doon lamang papanoorin kay Kuya Bal, doon lamang papanoorin kay Kalingap Rab. Kaya mga Kalingap, ano, sa mga kapwa ko po, charity vloggers sa Team Kalingap, ako po hindi nagmamarunong, ako po hindi po nagmamayabang, ako po ay sumusuporta lang sa programa po ng Team Kalingap. Sumasang-ayon ako sa rules and regulation po ng Team Kalingap. At ang isa nga sa mainit na tinatalakay sa panahon po ito, yung BTS. Sa totoo lang po, sapat na yung isa, dalawa, tatlo na announcement na new to BTS. Ano ho? Kasi uulitin ko lang po mga Kalingap, ano ho? Kung tayo ay hindi susunod sa bagay na yan, isa lang ang ibig sabihin yan, sarili lang natin ang ating inaalala, ang iniintindi. Tayo ay nagiging makasarili pagdating sa bagay na yan. At alam naman natin, napapaigyan natin yung mga paliwanag ni Kuya Bal at ng mga ilang reactors ng Team Kalingap na kapag magpapatuloy ang bagay na yan, maaaring humina ang channel ni Kuya Bal at ni Kalingap Rab. Paano kung mawala ang views? Paano yung pagtulong ng Team Kalingap? Kaya di ba andyan po yung mga pakiusap ng bawat isa? Ewan ko nga po ba ano na ang noong pa man ina-announce na, pero parang baliwala. Uulitin ko lang po, nakakalungkot mang sabihin, sa mga hindi sumusunod sa rules and regulation, isa lang po, pinapatay po ninyo ang programa ng Team Kalingap. Oho, sa hindi pagsunod, pinapatay natin ang programa ng Team Kalingap. Kung tayo ay susunod, tayo ay nakakatulong para yumabong at magpatuloy ang programa ng Team Kalingap. Yan. Kaya sumunod lang po tayo. Sunod lang po tayo. Yan, may babasahin po ako mga kalingap. Yan. Sa ito po ay mula sa banal na kasulatan. Nasaan ba 'yun? Ito. Yan, basahin ko po sa Unang Korinto, 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Sabi dito, "Nang ako'y bata pa ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata." Yan, sabi dito, ito yung kay Timothy, sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Na sabi doon, "Nung ako'y bata pa, nagsasalita ako gaya ng bata." Diba ang bata kapag nagsasalita, kung ano yung maging laman ng isipan yan, sasabihin yan. Sabi doon, "Nagdaramdam akong gaya ng bata. Ang mga bata, tampuhin."
ano, tampuhin ang mga bata. Yung bang pagsabihan mo ng konti, magtatampo yan. Kaya nga nabanggit dito, nagdaramdam akong gaya ng bata. Madamdamin minsan ang mga bata. Tapos sabi doon, nag-iisip akong gaya ng bata. Yan, nag-iisip gaya ng bata. Sabi doon, ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. Yun po yung bagay, ano, sabi nga ay hindi na tayo bata. Tayo po ay mga inugatan na. Tayo po ay mga may edad na. Hindi mahirap sumunod kung gusto po natin. Bakit ayaw sumunod? Kasi dahil ayaw sumunod. Kaya ito po mga kalingap, ano po na pag-uusapan lang po natin kung bakit ko lang po ito dinaanan, tinalakay pagkatapos po ng ating pong update. Kasi po ako po ay 1 taon at 2 buwan pa lang po sa Team Kalingap. Pero kahit ako po ay 1 taon at 2 buwan pa lang po sa Kalingap, nakita ko ang programa ng Team Kalingap na napaaganda, na dapat talagang suportahan. Dapat suportahan mga Kalingap. Maraming pamilya ang napagpapala ng Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang. Ayan, good morning po muli sa ating po lahat mga Kalingap. Sabi ni Ma'am MBHR, kailangan balance hindi lang pansariling kapakanan kundi ang pagsulong ng pakikiisa at hikai ng Team Kalingap and charity. Yan ang sabi ni Ma'am MBHR. Yan, shout out and good morning po kay Ma'am Bing Dilpin Mix TV. Yan, isa sa Team Karipa. Magandang umaga po sa inyo. Ate Bing Dilpin TV, good morning. Mega mega love shout out, sabi ni Ambassador Kalinga Puse. Yan, nag-almusal na ako. May word of God na binasa si Sir J. Yan. Yan, sa 1 Corinthians, ano ho, yung ating pong binasa dyan, Michael Villasa. Ay, good morning, Ma'am Yolanda Brosas. Yan, Ma'am Yolanda, na andyan po kami kahapon sa Barangay Matinik. At nag-scout po kami dyan sa kalapit barangay po ng Barangay Hundagwa, Lopez, Quezon. Yan, magandang umaga po, Ma'am Cristina Aguyon. Sabi ni Ambassador Kalinga po si Ate Rowena Riquijo, magandang umaga po sa inyo. At para sa akin po mga Kalingap, para sa akin, hindi mahirap sumunod. Hindi mahirap sumunod. Simple lang naman eh. Kung mahal talaga natin ang programa ng Team Kalingap, susunod po tayo. Dahil mahal natin ang programa ng Team Kalingap, mahal natin ang mamamayang Pilipino sapagkat alam natin maraming natutulungan ang Team Kalingap. Ano, maraming natutulungan ang Team Kalingap. Kaya doon sa isinusulong ng mga reactors, ano, doon sa sinusulong ng bawat isa na yung Nuto BTS, ako po sumasang-ayon po ako doon. Bakit ako sumasang-ayon? Kasi po mahal ko rin po ang programa ng Team Kalingap. Kumbaga, kung ating susundin niyan, makikita natin maraming matutulungan, mas marami pang matutulungan ang Team Kalingap. Yan. At Rowena Riquijo, shout out, good morning, sabi ni Ambassador Kalinga Puse. Ma'am Nelly Bungabong, magandang umaga. And Big Ali Official, magandang umaga po sa inyo. Yan bunso, pag tapos dito punta ka sa live ni Igo Rizali, sabi ni Aida Cortinas. Yan. Ito pa yung napag-uusapan lang natin, ano? Napag-uusapan lang. Kasi tayo naman ay bilang kabahagi sa Team Kalingap ay andun yung ating pong pagsuporta sa programa po. Ano ho? Sa programa na kailangan nating suportahan po ang programa po ng Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang. Sapagkat sabi ko nga po ay hindi po mahirap sumunod kung tayo po ay nagmamahal at nagmamalasakit. Ano ho, nagmamalasakit sa ating kapwa. Huwag lang natin pagmalasakitan ng ating sarili. Ano, dapat ang unahin natin yung kapakinabangan ng nakakarami, hindi yung kapakinabangan natin. Ano ho, kapakinabangan ng marami.
dapat marami ang makinabang, marami ang matulungan ng Team Kalingap. Imagine ano po, 220 housing projects, 220 pamilya na ang nagkaroon ng magandang bahay, ng maayos na matutulugan, maayos na masisilungan. Sa 220 housing project, mga Kalingap, milyon na po yan ang nagagastos po dyan. Pero hindi man tinitingnan ay ano, Sac Clemente. Wala po akong dapat na pangalanan. Wala pong dapat pangalanan ano po. Kasi ito po ay napag-usapan lang natin na kung saan ay isinusulong po. Isinusulong yung isa sa programa ano ng Noto BTS. Ano? Siyempre, doon sa mga gumagawa nito ay sunod lang tayo. Ano, sunod lang tayo. Ma'am Jen Casaquete, good morning po sa inyo. Rowena Ricky, Ma'am Rowena Ricky, good morning po sa inyo. Yan. Kumbaga ay, sa lahat ng pagkat alam natin, marami pa ang nangangailangan ng tulong sa bansang Pilipinas. Yung hindi naaabot ng tulong ng gobyerno ay naaabot ng Team Kalingap. Ano, natutulungan. Kahit sa isang barangay, yung sa isang barangay, makatulong ng isa, mapabahayan, ay malaking tulong na po yun. Malaking tulong na po yun, mga Kalingap. Ano? Kaya yan, kumbaga ay suportahan lang po natin ang programa ng Team Kalingap. Nang sa ganun, na yung mga nasa banig ng kahirapan, laylay ng kahirapan, ay matulungan. Kaya yan po yung ginagawa namin ng mga scouters, mga charity vlogger ng Team Kalingap, naghahanap tayo ng mga kababayan natin na pwede nating matulungan at mailapit sa Team Kalingap at mailapit din kay Kuya Bal Santos Matubang. Yan, Ate Evelyn, Mac, good morning po, sabi ni Ambassador Kalingap Jose. Good morning po, Pastor Jay, pa-shoutout po kay Allen Noble Franca na nasa Dubai. Ay, shoutout kay Allen! Nahihila na si... Ayan, nag-loading tayo. Ayan, maraming pong salamat at sa inyong pong pag-i-stay, pag-suporta sa ating ngayon pong umaga dito po sa Gumaka Landing Pad. Maraming pong salamat. At siyempre po, pabisita rin po yung aming po mga upload videos kapag kayo pahin. At doon po sa mga dito na hindi pa po nakaka-subscribe sa aming po YouTube channel, pa-subscribe po yung mga kasama natin dito, Maramara 77 Vlogs, Kalingap Lydia, Billions Mix Vlog, at ang inyong lingkod, Jay Morello Vlogs po. Yan. Mahina po, nahina po. Salamat po sa bawat isa po sa atin. At tayo po ay nakapagkwentuhan, nakapag-update ngayon dito po sa Gumaka Landing Pad. At nagbigay ng konting komento. Ano, konting komento lang naman po yun. Yung ating pong tinalakay. Kaya maraming salamat. Siyempre, una nating suportahan, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rab. Maraming salamat po mula dito po sa Gumaka Landing Pad. Kami po ay bumabati ng isang mapagpalang pinagpalang umaga at sa buong maghapon, ingatan tayo at pagpalain ng puong may kapal. Maraming salamat po, Jay Morello Vlogs po, mga Kalingap. Magandang umaga sa atin pong lahat. Yan. God bless po, mga Kalingap.